ilan. Sa weather na to, patok na naman ang mga soup dishes kagaya ng isa sa mga paborito ng Pinoy, ang bulalo. Pero ano nga ba ang perfect tummy warmer for rainy days? Siyempre, ang the best sabaw in town na nangangailangan ng galing sa paghigop. Ang authentic Pinoy soup, bulalo. Masarap humigop ng sabaw pag ganitong pag-ulan, medyo mawawala yung lamig mo sa katawan. Ang mainit ang sabaw, masarap talaga ang pag-ulan. May sausawan ka rin medyo manghang, so pagpapawisan ka. Tapos yung karne, pag naluto ng maayos, malambot. So parang comfort food talaga siya. Pero paano kung ang paborito mong bulalo soup ay kinumbine pa sa isa pang klase ng sabaw? Sa restaurant na ito, gumawa sila ng sarili nilang fusion ng bulalo. Tikman natin ang kanilang Japanese version, ang bulalo ramen. Lasa siyang miso ramen and meron siyang beef shank, kaya siya tinawag na bulalo ramen. Parang may sour na aftertaste. Yung usual na bulalo, malalasahan mo talaga yung beef. Ito, malalasahan mo din naman pero may fusion ng miso. Aside sa bulalo ramen, meron ding isa pang restaurant na may bulalo plus lugaw, kaya ito ay tinawag na bulalugaw. Tingin nyo ba kaya siya patok sa Pinoy dahil yung bulalo ay paboritong soup dish din ng mga Pilipino? Yes, paboritong dish ng mga Pilipino yan. Umulan man o umaraw, mga Pilipino mahilig sa sabaw. Kaya naisip ko na tutuloy ko to. Bibigyan ko lang ng twist lahat ng paninda ko. I want to be original. Nakakaiba kasi fusion, parang may twist. Hindi siya yung typical na lugaw lang. Parang siyang mix ng border ng lugaw tsaka bulalo. And malasa siya. Ang term na bulalo ay isang malalim na Tagalog term which arises from the southern Tagalog area, which is Batangas, which is the center of cattle raising. Dati, Batangas was very famous for beef. Yung beef marrow na nasa gitna ng bulalo, lalo na yung tinatawag nilang sunduten, yung pag sinusundot mo, ay makukuha mo yung tinatawag nilang utak sa loob, no? Which is the bone marrow. But where else can you find the best bulalo? Of course, sa mga lugar na bawal ang mga sabaw o lutang. Dahil for sure, magigising ka sa number one bulaluhan in the country, Tagaytay City. Dito rin kasi ang sikat na pamilihan ng mga hita ng baka na ginagamit sa pagluluto ng bulalo. Pero sa Batangas, ang karatig bayan ng Tagaytay talaga, isinilang ang special dish na ito. Yung pinakapaborito daw ng mga tao kapag kumakain ng bulalo is yung bone marrow. Meron daw laman pa sa loob, ang tawag ay utak. Madalas nakikita natin na ginagawang fusion ng bulalo. Anong bulalo? Pinalambot siya na baka, bias ng baka, kasama ang lasa ng baka dahil doon sa mga litid-litid, bone marrow niya sa loob, yung karni niya, which gives it a full flavor of beef. So, itong full flavor ng beef na to renders it neutral for other flavors to come in na pwede mo lagyan ng kung ano-anong lahok. Pero hindi mo na nga kinakailangan pang dumayo pa ng Batangas at Tagaytay para lang matikman ang original bulalo. Dahil dito lang sa Metro Manila, marami na rin nagsulputang bulaluhan. Sa isang bulaluhan na ito sa Maynila, marami daw lagi ang kumakain dahil mura at malasa daw ang kanilang signature bulalo. Hindi pwedeng mawala ng tao. 40 years na kami. Paano mawawala yun? Yung mga customer namin, balik lang sila ng balik. Ang sabi nga, there's nothing like a bowl of soup to make you feel better. Ako si Larizly and I stand for truth.